para sa inyo mga kapadyak. Sa video na ito, ibabay-check na natin itong Project XC bike ko. Kumusta mga kapadyak? Ako nga pala kapadyak ninyo nun si Russell. Babago ko pala sa aking channel. Huwag mo kalimutan mag-subscribe. I-click mo na rin notification bell para maging updated ka sa mga videos na upload ko pa. Itong Project XC bike ko is, natapos ko siya ng September. Pero yung video niya is, in-upload ko siya ng December. Kasi medyo busy ako sa school, kaya medyo na-late yung pag-upload ko about sa bike build ng bike na ito. Kung hindi nyo pa napapanood yun, panoorin nyo na lang. Ilalagay ko lang yung link niya sa taas. Yung mangyayaring bike check lang dito sa video na ito is typical na bike check is ipapakita ko lang yung mga components na ikinabit ko sa kanya. Pero yung price niya is hindi ko pa isasama. Next video ko na yun. Tapos isasama ko na rin kung kailan ko siya binili. Mula muna ito sa frame niya. So ito yung frame na gamit ko. Yung gamit kong frame is yung Mountain Peak Everest 1 na 2020. Matagal na tong frame na to, pero ito pa rin yung pinili ko kasi ang kinaghandahan sa frame na ito is true axle na siya na 12 by 142 non-boost. Yan. Then tapered na yung head tube niya na ang size is 42 by 52 mm. Then threaded yung bottom bracket niya. Then sa seat post size naman is 31.6. Yung headset na gamit ko para sa bike build ko is yung ZTTO na 42 by 52 mm din yung size. Para naman sa fork, yung fork na gamit ko is yung SR Santo Radon. So sana Apex din yung bibiling ko, kaso medyo pricey. Yung price niya dati is nasa 10,000, pero ngayon is nasa 8,000 na yung mga nakikita ko. Kaya ito na yung kinuha ko kasi true axle na siya. SR Santo Radon na manual lockout, air suspension na rin, 32 mm yung stanchions, may ribbon adjustment na siya, then taper yung steer tube niya. Kaya naganda sa fork na to is true axle na siya, kaya ito na yung kinuha ko compared dun sa Apexon. So para naman sa group set niya, yung group set na gamit ko is yung SRAM SX na upgrade kit. So upgrade kit kasi ang kasama lang sa kanya is yung shifter, chain, RD, tsaka yung cogs. Sa shifter niya is yung SRAM SX na 12 speed. Then sa cogs naman niya is yung SRAM SX 12 speed din na 11 to 50 feet yung range. So makikita niyo sa cassette is medyo may puti-puti na siya. Ilang buwan ko na kasing gamit to. So common naman to sa SRAM SX kasi color black yung cogs niya. Kaya medyo makikita niyo sa cogs is may puti-puti na siya. Para naman sa RD niya is yung SRAM XX din na 12 speed. Yan, 2021 model din to. Para naman sa crank, so ang gamit ko pa rin crank is yung Diori M610 na 2016 model pa to. Then para naman sa chainring niya is yung Tecas na 36 teeth 104 BCD. So para naman sa pedals na ginagamit ko, ang gamit ko pa rin pedals is yung galing pa rin sa Foxtor, which is yung Shimano XT na PDM785. So ayos pa naman din ito ngayon. Ang problema nga lang is loose thread na yung bolts niya, kaya hindi ko masikipan o maluwagan yung tension ng clutch pedal na to. Para naman sa brake set, yung brake set na gamit ko dito is yung Bengal Helix 7B. So galing pa to sa Foxtor ko, ito pa rin yung ginagamit ko. So hanggang ngayon is wala pa naman nagiging issue. Pinabilid ko lang to isang beses pa lamang, tapos mga dalawang beses na ako nagpapalit ng brake pad, front and rear. Pareho ko na siyang pinalitan kasi putput na yung brake pad niya. Para naman sa seat post niya is GTR na 31.6 mm yung size, then 400 mm ata o 450 yung haba nito. Yung haba ng seat post na to is malaki pa yung inilubog niya. Mas maganda yung para may supporter dito sa ilalim. Para naman sa stem, so ang gamit kong stem is yung weight na 80 mm yung haba, then negative 25. Then para naman sa handlebar is yung Koryak Pro, yung pa rin, na 680 mm yung haba. So itong handlebar na to is may pingkot na kasi yung nag-ride kami pabuso-buso. So ilalagay ko lang yung link niya dito. Bigla itong nagtumba. Left side ng handlebar, yun yung bumagsak. Kaya ito yung nangyari. Napingkot siya yun. Ang gamit kong saddle is yung Physic Aeron na dati pa rin. Kinoveran ko lang na siya ng cover na pang motor para mapalitan yung seat cover niya. Wheel set naman tayo. So para sa hubs, ang ginagamit kong hubs is yung Speed One Soldier na 2021 model ata to. 6 poles to. So ito yung sound check niya. Para naman sa spokes, yung spokes na gamit ko is yung Ragusa na stainless steel. Para naman sa rims, yung rims na gamit ko is yung Sagmit Evo 3. Sana yung rim na bibiling ko is yung Winman U32 TL. Kaso nag-cost cutting ako kaya ito na yung kinabagsakan ko. So mas maganda na rin tong rim na to kasi tubeless ready na siya sa mababang halaga. Sa inner tube, gumagamit ako ng Black Cat. Then para naman sa tires is yung Over Billy Goat. So may unboxing and review na tayo sa gulong na to. Panoorin nyo na lang kung hindi nyo pa napapanood. Lagi ko na lang yung link niya dito. Kung sa rotors, yung gamit kong rotors is yung Shimano RT56. So Diori ata tong rotors na to. Yung price ng bike na to is hindi ko muna sasabihin.
So next video ko na yun sasabihin sa inyo. At sabihin ko na rin sa inyo yung mga price niya sa susunod na video. Yan, para magka-idea kayo kung magkano yung inabot ng bike ko. Yan. There you have it. Ito na yung bike check ng bike ko. So simpleng bike check pa lang yun. Pero sa susunod ko na sasabihin yung price. Yan. So may mga videos na rin ako about sa mga price na ito. Ilalagay ko na lang yung playlist ng dream bike ko dito. Hanggang dito na lang itong video na ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na at i-click mo yung notification bell para maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa. Have fun and enjoy your ride. Ride safe mga kapadyak.